mga guys, tutorial muna tayo ngayon kasi kahapon meron tayong customer na ginawang rock and clean. Sabi niya, Jess, ang daming ka natutulungan dahil dyan sa mga ginagawa mo, hindi lang actual at saka kasi tutorial na yung ginagawa mo, sabi niya sa akin. Eh, kasi yun po yung ginawa natin ng rock and clean, kasi habang ginagawa ko, nakita niya po yung naktualan niya po yung ginagawa ko, naliniliha ko po yung yung shafting, na sabi ko, wag natin yung pamasinyap, sir, lihain na lang natin. Okay, ngayon mga guys, kung mapansin niyo po yung nandito sa atin harapan, ang besa po nito, kita niyo po, apat po ito, sigunyal o crankshaft, camshaft, oil pump. Yan. Tapos meron po tayong rocker arm. Yan. Ito po, connected po lahat yan. Pero ganito po yun, for in short po, kung gaano po kahalaga ng oil pump. Si oil pump po, siya po yung nagsusupply ng langis. Siya nagsusupply kay crankshaft, ganun din kay camshaft. Pero ito po, tumutok muna tayo rito sa sa bomba ng langis. Ganito kasi mga guys, kung nakita nyo po yung yung panel gauge nyo po na bumomba po, yung umilaw po yung sign ng langis, unang-unang i-check nyo po, baka nabunot yung wire. Kung hindi naman po, palitan nyo po yung oil sending unit. Ngayon, kung napalitan na yung oil sending unit at andun pa rin yung ilaw, i-check nyo po yung, tanggalin nyo po yung yung oil pano, yung crankcase. I-check nyo po ito, strainer. Kita nyo po ito, strainer. Ilawan natin, ha. Merong merong ilawan natin to. Merong strainer. Yan. Kita nyo po itong strainer. Yan. Ay, sorry. Yung strainer po, meron po kaya nga tinawag ni strainer. Dito na naman tayo, Yan. Ito kasing strainer, meron po po dyan. Alambre sa loob, yung pinaki-strainer niya po, yung pangsala. Ngayon po, yung kung langis, ang langis niyo po madumi na, magbabara po dyan, hindi po makakarating dito sa sa bomba. Yan. Ito po kasi yung nagiging silbi po nito. Ang trabaho po nito, siya yung humihigop ng langis from dito. Tapos, ganito po yun. Halimbawa po, ito po kasi nakalagay sa sigunyal. Dito po nakakabit. Ngayon po, kung umiikot itong sigunyal, iikot din po ito. Ang mangyayari po nito, kung umiikot po itong sigunyal, itong sigunyal, isasama niya po itong bomba ng langis. Ang kukunin, kung umiikot na po siya, ihigop po ito. Ihigop po ito, kukunin niya rito, i-deliver niya sa kabila, dadalhin niya sa dito, sa oil filter. Sa oil filter naman, na silaan ng dumi, i-deliver na kung saan niya pwedeng i-deliver. Una po sa block, sa dito, tapos sa camshaft, lahat po ng linya po ng langis. Yun, ito po ang trabaho ng oil pump. Kasi po mga guys, meron po kasi yung pumunta kahapon. Sabi niya, Kuya Jess, yung Honda ko, total ito Honda, nasira yung camshaft ko, nagpa-overhaul na ako, ngayon hindi umaakyat yung yung langis sa cylinder head. Sabi ko, i-chinek mo na po ito. Sabi ko, buksan mo ito, baka naman may gasgas na. Kasi po mga guys, kung ito po, pansin nyo po ito, tutukan natin. Yan. Yan. Pansin nyo ito guys, ito tinuturo ng daliri ko. Yan. Dapat po niyan, ang clearance lang po niyan, tagabuok o mas maliit pa, kasi po niyan, ito po yung bomba ng langis. Ngayon po, higupin niya po ito, pupunin niya rito, itratransfer niya rito, lalabas dito. Ngayon po, kung maluwag na po ito, pati itong space niya, yung itong yung kapal, ngayon po, kung maalog po niyan, nagkakaroon po ng loose pressure, o kaya yung sip po ng langis papunta sa mga sigunyal, crankshaft, ganoon po yung nangyari. Pumunta sa kulang daw ang supply papunta sa cylinder head, kaya
pumunta rito, kuya, nasira nga yung camshaft ko. Ha. Sabi ko, ah, may problema. Bomba ng ano, ng langis. And maulitin po natin, ha. Kung umilaw po yung bomba ng langis nyo po sa panel gates, yung sign ng langis, yung pula na parang takore, unang-unang i-check nyo po yung wire po ng all sending unit. Kung nakalagay naman, palitan nyo po yung ano, yung all sending unit. Kung ganun pa rin umuilaw po, i-check nyo po ito, buksan nyo yung pinaka ano, yung pinaka oil pan sa baba ng makina, yung crankcase. I-check nyo po yung langis, yung ano po, yung crankcase nyo kung madumi. Ngayon kung madumi po, ililinis nyo po ito, strainer na yan. O ngayon po, kung nalinis nyo po yung strainer at ganun pa rin, meron pa pang isang ano, dahilan. Ito ba po? Oil check valve. Ganito po yan mga guys. Test ko natin ha. Aha. Yan. Ay, sorry. Ay, hindi natin lumilis. Ayan. Alam nyo guys, napakalaking bagay po nito, oil check valve. Alam nyo ba yung ano, yung magbigay tayo ng sample. Yung air brake. Diba, minsan namin naririnig kayo nakatabi nyo yung truck. Habang umandar, may sumisipol. Kung ganoon. Kasi po, ang nangyayari po, yung sobrang hangin, pilinalabas na para hindi sumabog po yung mga linya ng preno o kaya yung tangke. Ganito po rin po ito. Ang trabaho mo nito, dito po yun. Pansinin nyo po ha, ibasok natin. O dito na lang, sa labas. Ito po yan, ganyan po yan. Ito po, barado, dito po yan. Yan. Dapat po yan, ito po kasi, ang laking trabaho po nito sa ano, sa makina, sa bomba ng langis. Alam nyo guys, kung sabi ko nga po, kung nalinis nyo na po yung ano, yung strainer, tapos ganun pa rin, i-check nyo po itong ano, release check valve nya sa langis. Baga nangyari po, dapat ganyan po yan. I-close nyo po ito. Ganyan. Saka lang mo dapat po ito na open, ibabalik nyo dito. Kung ano, limbawa po, nakikipagharurutan po kayo, mabilis. Para po ano, hindi sumabog yung oil filter at kaya naman yung ano, yung kaya niyang supply mo. Ito po, magre-release po ito. Sa lakas ng pressure po nito, pipigay niya itong ano, spring, ibabalik niya rito para hindi sasabog po yung oil filter. Ah, ito po 'yon. Kung imagine niyo po, example ko po yung truck na may yung air brake po. Habang umaandar po niyan, nagtatapon ng exit yung sobrang hangin para po hindi sumabog yung tangke ng hangin. Ganito rin po ito. Ito ang trabaho niya. Ngayon po, kung ito po, halimbawa, nag-stack up, sira na po ito. Halimbawa po, bigla na lang po yung Honda nyo, kaya sasakyan, rinev nyo. Mamaya umilaw na po yung, ano, yung oil sending unit. Baka po ito, nangyari po, hindi na po bumalik. Ganyan na po siya. Hihibo po dito, papasok sana dyan, babalik ulit. Kasi po, ang nangyari po niyan, ito po, binitawan niya yan, yung butas na yan, nag-open, dapat po yan naka-close. Dapat po yung dulo nito, andito. Yan. Ayun, yun po ang ano po ng, ano, ng bomba ng langis. Tapos ito ba po, sabi ko nga po, importante yung, ano, yung interval ng pagpalit ng langis. Huwag niyo pong ikatwiran, ano, meron naman strainer, halimbawa, kung hindi ko masunod yung ano yung interval yung every 5,000 o kaya 4,000, meron naman strainer na sasala sa dumi. Ay mali po 'yon. Kung yun po ano po ang nasa isip niyo, mangyayari po niyan. Pwedeng masira yung bomba ng langis. Bakit po? Pwedeng makatama po ito. Itong strainer po kaya niyang salain yung dumi. Pero habang tumatagal po niyan, kung wala na hong masipsip, ay ikot po ito. Mahina yung bomba niya, may pumapasok pero kulang na kulang. Magagasgas na po ito, masisira. Bo, kaya kailangan nyo po yung ano, yung interval po ng change oil yung every 5,000 kaya nga, pero sabi ko po hindi ko na po i-recommend yung mineral oil na pang 5,000 kasi i-consider nyo na yung traffic. Okay. Itong video po ito po, tutorial po ito. Gumamit po tayo ng mga kagamitan, sigunyal, camshaft at saka oil pump. Dito po tayo nag-focus. Kasi po, yun nga po.
kung umilaw po yung ano, meron po tayong ginawa na rito, kaya lang po hindi ko na i-upload. Kasi sa sobrang busy ko po, hindi ko na i-upload po yun. Ginagawa ko kasi, kukuha ko ng pyesa, ako ang tatakbo mamaya. Kaya ko yung nakikita yung video po ako dyan, andito ako sa tindahan. Pero kung wala akong na-upload po, pero yun po nagawa natin. Suzuki Sias at saka Suzuki Ertiga. Yun po ang naging problema po noon. Ang naging problema po, yung strainer niya po, nagbara. Kasi po sabi niya, Jess, umilaw yung bomba ng langis ko. Sabi niya, sir, ganito gawin natin. Palitan natin muna yung ano mo, yung oil sealing unit mo. Pero chinek ko muna yung takip ng langis, yung oil cup niya. Ano pa kadumi? Sabi ko, patay tayo sir, kako. Baka po yung interval mo, yung mag-check oil mo ng langis. Sabi niya, hindi sir, hindi Jess eh. Every year eh. Sabi niya, oh, every year, pero ginagamit niya sa grab. Ang nangyari po, nagkaroon po ng ano, slugs ng langis sa loob. Nagbara po ito. Buti nga po, hindi tinamaan yung bomba. Nung, in short, nung binaba namin yung ano niya, yung crankcase niya, lininis yung strainer, umokay naman. Kaya, yun po ang aral ko sa mga ganito. Ito po kasi, kaya po makita nyo po ito, inihiwalay ko po ito. Yan. Ganyan po yan. Yan. May mga tornillo po na ano dyan, anim. Ginamitan natin ng ito po. Ito po kasi, check valve, dito po yan, binuksan ko lang para may paliwanag natin ang gusto yan. Dito po yan, yun. Ganyan. Pero ito po, balik na rin natin. Kasi po ito, dito sa loob yan. Ay, sorry. Yan. Ito po kasi, ito po yung nagiging ano niya po. Dito po siya. Ulitin po natin ha, itong trabaho, itong check valve. Ganito po yan. Pero tinan nyo po ha, naka-close siya. Binara niya po yung return, yung pabalik. Kasi po, ganito guys, oh. Pansinin nyo po ha. Kung ano, kung nagbobomba po nito, dapat po ito naka-close. Yan. Kita nyo po, naka-close. I-close niya po yan para may deliver po dito, pupunta filter. Ngayon po, kung rineg nyo po yung sakyan na sapat man yung ano, para hindi sasabon yung oil filter, kung rineg nyo po siya, yung pressure po niyan, makukompresin nyo yung spring, ilalabas nyo yung sobra. Para po hindi sumabog yung linya ng ano, ng minsan po kasi may mga linya na hose pa ng ginamitan ng hose. Pero ito po, yung oil filter para hindi sasabog. Kung meron pong oil filter po na sumasabog, pansinin nyo po ito, baka stack up na ayaw ng may down, ayaw ng mag-release. Kaya po minsan mga filter sumasabog. Okay. Kung nalabuan po kayo, ulitin po natin. Paulit-ulit tayo rito. Crankshaft, camshaft, oil pump. Yan. Ang oil pump po, ang trabaho po nito, siya nagsusupply ng langis. Ngayon po, kung umilaw po ng, ano, ng dashboard, i-check nyo po yung panel gauge nyo. Kung umilaw, i-check nyo po yung wire, baka nabunot lang. Ngayon kung hindi nabunot, palitan yung oil sending unit. Kung hindi naman po, kung ganun pa rin po, buksan nyo yung oil pan, ilinis nyo po yung crank strainer. Kung ganun pa rin po, buksan nyo po yung ano, yung check valve, baka stack up. O kaya, i-check nyo po yung pinaka-impeller nyo po, baka malaki na yung clearance. Kaya umiilaw, kinakapos na yung bomba ng langis nyo. Okay. Sana po sa video pong ito, ano, meron kayong nakuhang konting kalaman. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Don't forget po to subscribe. Like and share po. Maraming salamat.